Yangwa nahihinaan sa distract ni Hambog, Cripply nagsalita na sa issue nila ni M-Site. Magdadalawang taon na nga ang lumipas mula nung naglaban si Cripply at M-Site sa Ahon 13 ng Flip Top at mapahanggang ngayon nga ay hindi pa rin nawawala ang isyong kinakabit ng mga fans na dapat si Cripply ang nanalo dito dahil madalas pa rin nakikita sa comment section ng ibang mga laban na dapat si Cripply ang panalo. Sa Flip Top nung nag-champion ka, yung premium mo 100k. Talaga namang medyo sold. Sa motos, pag nag-champion ka, pa-premium mo 100 load. Nagahanap daw siya ng nakatagong hiyas, kabilaan, ulul site. Nagahanap ka ng pagkakakitaan. Masunao, gago. Yan! Yan! Bars pa more! Yan ang napapala. Magisyang naglabas ng rabbit, meaning biglang nawawala. Gumawa ng history. Champion sa lahat, kaya naman naging well-known. Pero burado yung history, parang mga UGs ko sa cellphone. Sa latest interview nga ni Cripply sa Linya-Linya Show ay napag-usapan nila dito ang laban nila ni M-Site. Base nga sa MC ay tanggap naman niya ang kanyang pagkatalo sa laban na iyon. Nagkataon lang daw di umano na nakuha niya ang panig ng crowd. Ano ba talagang pananaw mo dyan? Ano ba yung totoo mong pananaw sa laban na yun? Sinasabi ng mga tao na panalo dapat si Cripply sa laban nila kay M-Site. Unang-una yung battle rap naman is ano talaga eh. Parang subjective naman siya eh. So sipin mo nga sa kahit nga yung parang boxing, parang yung akala mo yun panalo, yun pa yung natatalo, di ba? Magkaiba kasi kaming style ni Zayt. Parang ano, baka nung gabi na yun, kasi kung nangyari yung battle namin ni Zayt sa close room, yung pambaraks, pucha, body bag ako nun. Sadyang matao lang talaga. So yung tao, nakuha ko yung kiliti nila, kaya kala nila ako yung nanalo dun. Pero manalo ako, matalo dun, parehas lang din naman ng epekto yun. Pero ano, gusto ko siyang talunin nung gabing yun. Sasabi ko po, tiyang, na pag natalo ko to, parang champion na ako, ganun. Pero ang lupit din kasi talaga ni Zayt, yung rebattles niya talagang yun yung kayang bumali din ng ano eh. Nung parang nung momento mo, aagawin niya yung momento mo sa'yo. Tapos mag-i-spit na siya nung ano. Yung mga natutunan niya din, kasi si Zayt yung parang kilala kong napakalupit talaga mag-adapt na MC. Yun nga, yung nakusabi ko sa'yo kanina, diba? Parang yung kay GL, kung kanina-nino. Malupit yan si Zayt, kaya tingnan mo naman kung gaano katagal yan puki ng inyong bumabattle. Shoutout, M-Site. Ewan ko nga eh, sana nga maputol na din naman siguro yung mga... Kasi minsan nababasa ko na din sa ibang comment eh. Parang... Oh! Nakakaano na din minsan, parang nung una medyo okay pa siguro, pero habang tumatagal, lalo nang okay naman kami, tropa din naman talaga kami nun ni Zayt, habang tumatagal parang ako na din mismo yung na-cringe eh, pucha. Parang ewan ko ba, parang ano, di ano naman, siya eh, trolling na. Oo. Halimbawa, nanood ako ng ano, iba-ibang laban. May makikita ka dun. Sabi ko, putyang ina, kakaiba to. Nilalike ko nga eh. Nilalike ko eh. Pero ano, pare, pinanood ko ulit kagabi. Tangina na, solid talaga ng laban yun. Sabi ko, hindi nga maitatanggi na isa si Akata sa nagpaingay ng rap battle sa mga nagdaang taon. Kaya naman, marami pa rin ang nag-aabang sa muli nitong pagsabak sa battle rap. Flip-top ang sumira sa buhay ko! Ba't ako magkakautang na loob kay Anigma? Bumalik ako sa pag-aakalang magiging okay pa ako. Kaso yung chinito mong amo, gago. Muli akong tinatong parang aso. After laban ko kay Sir Deo, agad akong pinalayas ang galing. Para daw sa gulo makaiwas yung baraks dahil si Shernan parating. Pagkatapos akong pagkakitaan gamitin, pagmumukain pa niya akong bading. Ito'y makabuluhang prinsipyo. Di lang basta pagwawala. I'm the embodiment of truth at wala kayong magagawa. Kahit ilang beses pang may magdeklara ng Akata non grata, epekto ko sa DYD basta-basta ang mawawala. Akata, if you could really know that you're a witness, so please stop crying, Mr. Arik, and let's talk about business. Sa latest post ni Phoebus ay tila nagtatanong ito kung sino bang magandang ilaban kay Akata sa paparating na anibersaryo ng PSP sa November. Sa comment section nga na nasabing post ay tila iba't ibang MC ang nababanggit. Ngunit karamihan sa komento ay magandang labanan daw di umano ni Akata ay si Young One o kaya si Atlas. Ang ina mo ka pa na mukha mo sa akin! May pamura-mura ka pa pag kinutongan kita ng malutong, bakit papalag ka ba?
Ah, oh, talaga? Talaga? Talaga lang ha? Huwag mo kaming kenko yun dito! Alam namin na hindi ka marunong tumodo. Gawin ko? Talaga? Kwento mo sa'yo, lolo. Bakit? Umalag ka? Ikaw mauna? Kung di mo kaya, eh di mo wika na! Baka naman pinagkawala kayo pa yung shop. Tol, Tansan, di mo ba alam yun, Tol? Kasi dati to, nung 80s, Tol, pag walang parapernalya. Tol, Tansan, Tol! O, oh, tapos sasabihin mo, adik ka! Hindi mo ka naabutan yun, naabutan mo yung lasang buko! Hindi mo naabutan yun! Naabutan mo yung buko! Mahulaman sa lahat! Ganun ako kalakas! Araw-araw lumalaban, walang katapusan! Maraming may galit, pero hindi mamatumba! Hanggang ngayon buhay pa! Putang ina! Ako ang dapat tularan ng mga adik! Kaya ko magbago! Maingay pa rin sa social media ang tila pasaringan ni Yang Wan at ni Hambog. Unang ang naglabas ng diss track si Yang Wan na nakatanggap naman ng iba't ibang komento sa netizen. Maliit mo Hambog, ay hindi ka aabot sa akin kahit ng mga lahati. Nung dating bantog ay mas lalong umina, kaya hirap na rin siya na makaabante. Hoy paring Hambog, puta pare maliga, nang binulago kayo huwag kang makampante. Hindi masama na sa akin ay aminin mo na pumilip ka rin, pero dito sa aking tago tangunguya eh lupay-bay. Sure na on na lablak at nambakas sa akin ng mga tisbok ang Bombay. Di makakabayad utang tong una no na pasiga-siga at payutay-yutay puta sa akin goodbye. Ngayon nga ay inilabas na ni Hambog ang tila diss track nito kay Yang Wan. Base nga sa rapper ay tila pinangaralan niya lang dito ang MC. Tapos na ang paghihintay mo pabida, kinikilig ka na ngayon wag mong itanggi. 100% ang bigay mo sa tira, kaso ako'y hindi man lamang na ilang eh no? Di mo ko pinatay at hindi mo napakilak sa social media, dami-dami mong inarte. Ito na ang reply ng unano mong nakita. Unano sa mata, sa puso ay higante. Iyak pre! Ako naman, kita mo intro pa lang, ang daming napadame kahit iyong tropa dyan. Sa larangan na ito, pansin mo dito walang nais tumanggap sa'yo, kaya please hinto na lang. Pero bago ka babuyin, aking aanuhin yung mga imbento mo na di ko kayang abutin. Bored naman ako, naghahanap lang ng lalaruin. Pagsasabihan lang kita, ito ay para sa'yo rin. Sir, ang sakit nun. Hoy sir, ang sakit nun. Yung tipong naghihintay ka ng sagot, tapos bigla ka lang papangaralan. Sa latest post nga ni Yang Wan ay tila nahihinaan ito sa inilabas na diss track ni Hambog.